ang vlog natin ngayon is mag-overhaul tayo ng airgun dun sa airgun ng bayo ko na binigay nung biyanan niya. Yan. So ang issue nito is singaw lahat. Singaw dito. So, check natin ba 'to yung pinaka barbulan niya. So itong airgun na to, hindi talaga siya nagagamit. Kasi iba yung madalang magamit sa hindi talaga ginagamit. Pag hindi ginagamit talaga, asahan mo na lulutong yung mga o-ring mo, yung tatlong o-ring. Pero yung barbula, medyo malayo naman yun eh. So, madalang lang talagang palitan yun. Depende lang kung talagang malalim na yung pinaka-hukay niya. No? So, ang gagawin natin, i-overhaul natin siya ngayon. So, ayan, kakalisin natin siya. Yan, tatanggalin muna natin to. Para makita natin yung pinakaloob. Ganda ng ano niya, pinaka-bolt niya. Stainless. So, tatanggal niyan. So ang brand ng baril na to ay ito. Ayan. Ano siya? Ano ko anong brand to? Basta ayan siya. Ayan siya ngayon. Wala siyang hangin. Tukak siya, tukak. Ayan. One car. Tukak. Ayan. Wala siyang hangin. Ayan. First shot. Kapag yung ano nyo. Ayan. First cock. Second cock. Wala siyang hangin. Ayan. So, muna natin tatanggalin. Tatanggalin natin to. Kakalasin muna natin lahat. So, kailangan ko munang kalasin lahat. So, ayan. Nakakalas ko na. So, ulitinisin lang natin ng konti. Natin ng konting oil. Tapos punasan. Para luminis yung groove, yung thread niya. Tanggalin natin yung mga dumi. Malinis na siya, yan o. Bigyan natin ng oil. So, ayan. Tapos, lagyan natin ng bagong o-ring. Ito yung dati niyang o-ring. Tigas na. So, ito yung bago natin kakabit. Tapos, ito naman. Ito yung dati niyang o-ring sa receiver. Ito yung dati, ito yung bago. So, makikita naman yung diferensya. Yan, flat na yung luma. Flat na. So, papalitan natin. So, bagong lagay ng o-ring, lagyan natin ng konting oil. Yan. Tapos, lalagyan mo siya dito. Bago mo siya lagay, lagyan mo rin ng oil.
para mas sigurado. Lalagyan mo lang siya dito. Yan. Tapos yung spring. Linisin natin ng konti. Yan, malinis na. So lalagyan mo lang yung spring dito. Tapos ito, babalik mo lang yan dito. Ang paggawang nito, dapat daan-daan kasi baka tumalsik, mahirap nang hanapin yan. Sobrang liit lang ng spring ito. Yan. So, nailagay ko na. Ito, bago na to eh. Ito pala, nalagay ko na rin yung o-ring nito. So, lagyan din natin ng konti. Gawin natin yung dumi. Yan. Yan. So, ito yung tangki niya. Ito yung deposito. Yan. So, linisin din natin ng konti. Linisin natin ng konti yung thread. Kailangan malinis yan. Yun o. Konti pa. Para mabuhay ng para muling bumuhay yung ano, mabuhay yung thread. Kasi minsan hindi maganda yung pasok pag may kalawang. So kailangan malinis talaga. Sa kabila. Yan o. Dumi o. Iba kasi yung madalang magamit sa hindi talaga nagagamit. Pag hindi mo talaga ginamit yung baril, saan mo, daming masisira dyan. O-ring, lahat masisira. So yun. Yung konting dumi. Tanggalin natin. So, yan. Dapat itong lobby na yan, malinis yan. Kasi dyan yung pinakabahay ng o-ring. Kailangan malinis yan. Pati sa kabila. Yan o. Dapat malinis to. Kasi dyan nag-ano yung o-ring. So ito. Ito yung barbula niya. So sa nakikita ko, maayos pa yung barbula, ayan oh. Wala pang hukay. Linisin na lang natin. Sariwa pa yung barbula oh. Wala pang ano, walang hukay. Yun yung sumisingaw dyan pagka nagka-ukay na dyan. Oh. Ito wala pa, pantay na pantay pa. So, babalik na natin. Yan, so, ang pag-ano dyan, ikakasam mo muna to. Para may kabit mo yung, ano, yan. Tapos, dyan pala siya, ano, yan o. So, babalik na natin to. Yan. Na. Pagka naglagay ka ng o-ring, titingnan mo kung kumakagat. Ayan o. May sobra ng konti. So ayan, maganda yung pasok ko. Ganda ng pasok ng o-ring o. Fit na fit. So, yun. Swak.
Ayan, higpitan na natin. Ayan, kabay na natin. So, susunod natin yung kakabit, yung ating receiver. Ito. Ayan, malinis na yan. Tapos, lagyan muna natin ng oil. Maganda kung talagang may oil eh. Oo, yan o. Yan. Yan ang nangyayari sa airgun na hindi nagagamit. Talagang sisingaw at sisingaw lahat yan. Siyempre eh, lalagyan mo na sa pin yan. Para hindi magasgas. Sapinan mo yan. Wala kasi akong rubber eh. Yan na oh. Yan na. So, yan. Ito naman yung barrel niya. Yan, yung barrel niya oh. So, ito naman yung barrel niya. Sariwang-sariwa sa aking tingin eh. Kita ba? Ito, papakita ko ah. Ito yung barrel niya. Madumi lang. Ayan, sariwa yung groove oh. Yan yung groove niya oh. Yan oh, sariwang-sariwa oh. Yan oh. Linisin ko lang ng konti. Madumi na yung loob, ayun o. Kasi hindi nga nagagamit eh. Ito yung sight niya. Ito yung sight o. Diba? 0-0. Ito yung sight. Yan yung barrel. So, lalagyan na natin. Dito siya. Yan. So, shoot mo siya doon. Dito. Tapos, dito. Yan. Yan o. Yan. Ito. Itong butas na to, at saka yung sa bolt, dyan yun, dyan dumada po yung bolt. So, itutulak niya yung bala, papaloob na dito. Yan, lalagyan na natin. Yan. So, ipitan natin. Siyempre, titingnan mo kung sentro siya. Kung sentro siyang ganyan. Tapos, ipitan mo. Siyang hangin. So, tapos, adjust natin to. So, susubukan muna natin siyang kargaan. Wait lang. So, kakargaan na natin siya. Yan. Sana wag pumutok. So, hindi ko pa siya ginaka. Yun, kumalabas pa siya dito. So, pagka kinasa mo yan ng konti, dun siya papasok. So, ayun.
May hangin na siya. Ito na. Oh. Puputok na siya. So, subukan natin. One cup. Ito yung first cup niya. Yun. Puputok na. So, medyo iba ba yung putok? Pero wala na singaw. Ayun, no? Wala na siya singaw. So, malalaman natin yan, ilulubog natin siya sa tubig. Tigpitan ko lang yung mga dapat tigpitan para safe tayo. Tapos, babalik ko na yung mga dapat ibalik. So, ayan. Babalik natin to, ito. Dito yan. So, babalik na natin. Ni-request ko lang sa bayo ko to na i-vlog ko eh. So, eh, naipitan ko na. So, meron siyang hangin, no? Ayan, no? Ginaganyan mo lang siya, oh. Oh. Oh, may hangin siya. So, kakargan pa natin ng madami. Tapos, ilulubog natin sa tubig. I-fully load na natin siya ng CO2. So, yun na. Nakagawa na natin. Malutong yung tunog, no? Malutong yung putok. So, gusto ko yung putok niya. Buong buo. So, babalik na natin to. Yung pinaka trigger guard niya. Sabi niya, may lost thread na dito eh. Babalik na natin. Para makikita nyo. Yan. Pagka nag-ipit, dapat sakto lang. Para hindi ma-lose thread. So ito, alam ko ito, sinasabi niya, lose thread na. So, wala tayong makikita ng kagaya nito eh. Ay, pwede pa lang pala eh. Kumagat pa eh. Kundi, hindi lang siya ma-ipit kanina. Yan, pwede na. Hindi naman siya lose thread. Hindi lang siya ma-ipit. Kulang sa ligpit lang. Ayan. Tapos, linisin natin ng konti. Para matuwa naman yung bayo ko. Ayan, nagsilabasan yung ano. Yung nilagay nating oil. Mabas sa bolt. Pala yung shape niya, oh. Gumagana rin yung shape niya. On, hindi mo siya, yan, oh. Tapos dito. Yan, oh. Oh. Yan, oh. So, yan. Okay na. So, yan. Balik na natin siya sa kanyang kulata. So, ibabalik na natin siya sa kanyang kulata. Pawis na ako. So, yan. Ito yung kulata niya. Ito yung mango. So, babalik natin siya. Ito yun.
Yun. Tapos yung bolt. Yan. Ito lang yung bit. Ito siya, oh. Safe. Ito yung side niya, oh. Yan. Ito yung barrel, ayan. Okay na siya. So, puputok natin ng isa. One cock. Lakas. Lumalabas yung oil. Lumalabas din yung dumi dito sa barrel kasi madami nang nakadikit na ano, parang alikabok na nanamuo. So, ayan. Okay na. So, tanggalin lang natin yung mga ano. So, okay na siya. Wala naman ng ibang problema. Yung ano niya, yung barbula niya, sariwa pa kasi wala pa siyang ano, wala pa siyang nahulmang kanal o wala pa siyang nakahukay. Pag kasi nagkahukay na yon, minsan hindi na naglalapat. So ito nakita ko, sariwa pa yung ano niya, nagsasawa pa siyang gumamit dito. So ayan, pati yung barrel niya, naituwid ko na, dati hindi siya naka-align. So ito, naka-align na siya ngayon. Yan. So, okay na. So, bago natin ibalik to sa bayo ko, tatanggalin ko ulit yung kulata niya. Ilulubog natin siya sa tubig ngayon. Para masigurado natin na wala na siyang singaw. Ilulubog ko siya sa timba. So tara, samahan niyo ako. Para masigurado natin na wala siya singaw, bago natin siya ibalik doon sa bayo ko. Para magiging tuwa naman siya. So ayun. Lubog natin. Muna mong titignan dito. So ayan, lulubog natin. So ayan, maliwanag naman, no? Nakikita natin. Yung mga bulang yan, natural lang nabubula yan. Kasi humihigup pa ng tubig. So, hayaan lang natin yan. Oh. Humihigup lang yan ng tubig. So, iikot mo siya ngayon. Yan, oh. Natural lang yung humihigup na tubig na yan. So, wala siyang singaw dito. Dumi niya dito. So, yan. Wala siyang singaw. Yan. So, tumigil na yung bumubula, no? Yan, oh. Natural na may iikot na tubig yan kasi kalubkuban yan sa ano, ano tawag doon? Sa loob niyan, may hangin yan eh. So, iikot talaga siya ng tubig. Ayan. So, nawala na, di ba? Kasi nakalunok na ng tubig. So, titignan mo ngayon yung guhit na to, itong joint na to. Doon sa may o-ring. So, nakikita nyo, focus me. Oh, focus siya. So, nakikita nyo, wala siyang singaw, di ba? Walang bumubula. So, iikot natin. So, wala. Negative. So, sa kabila naman. Dito. Kabila. So, ayan. Ito naman sa kabila, ito. Ayan, kung nakita nyo, nakalubog na siya sa tubig, no? Dito naman siya titignan, ayan. Wala siyang bumubula, oh. Ikot natin. Oh, wala rin. Sakto lang siya nakalubog, oh. So, pati dun sa receiver, wala naman siyang bumubula. So, ayan. Ayos yung nagawa natin. So, ayan. Pahawak. Pakain mo ko. So, dito naman, sa pagtingin nito, bibigyan mo na siya ng tubig. Lalagyan mo. Oh, focus mo. Oh. Pagka yan, bumulubok o bumula, ibig sabihin, may singaw. So, ayan. Oh. Kahit konti, wala. So, good yung ginawa natin. So, ayan. Babalik na natin sa sakulata. Naging maganda yung labas naman, oh. Naging maganda yung resulta ng ginawa natin.
may lutang na din sa pwesto ko. Hindi ko na natira. So, nung nakapwesto na ako, nung naging uwi na yung baril ko, nangyari, hindi naman ako tumatama. Parang nasiraan na yung, wala na ako sa focus. Parang iniisip ko yung ano niya. Pero okay na. Okay na. Dito siya sumingaw. Yung sa akin, dito sumingaw. So, ayan. Okay na itong baril. Putok pa ako. Pair natin sa baba. Huwag na siguro. Okay na to. Dito na tayo magtatapos siguro. So, maraming salamat sa panonood. Keep on watching. Thank you palagi. Bago pa lang sa channel ko, sana mag-subscribe ka na. So, yun. Ingat kayo lagi. God bless you all. Salamat.